Sa atin po mga nakaraang pag-aaral ng Ecclesiastes chapters 1 to 5 ay napakarami nating natutunan. At sa pagpapatuloy natin sa Ecclesiastes 6, we will focus only on new ideas and teachings not previously presented in Ecclesiastes 1 to 5. So we will avoid a lot of repetition. Napakainam na tayo sumangguni sa tinatawag na pinakamarunong na tao na nabuhay sa balat ng lupa, si Solomon. At ang pag-aaral natin, pinamagatan natin, enjoy what you have. Kailangan na lasapin at masahin ang kasiyahan mula doon sa mga ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo yung Diyos na kumikilala sa aming mga kakulangan. Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya patawarin niyo nga po kami, linisin, punuin niyo po ang aming mga kakulangan. Palakasin niyo ang aming mga kahinaan. At gawin yung karunungan ang aming mga kamangmangan. Teach us, speak to us, O God. Walk in our midst. Touch our lives, touch our hearts. Be our strength, be our guide. At nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon ay pagkalooban nyo kami ng inyong pagtatanggol mula sa gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu. Ganun din, Panginoon, may you protect our loved ones who are not with us right now. And may you take care of all of us like who you are, a father, shepherd, that you are our leader, our teacher, our shelter, and our fortress. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral, bigyan nyo kami ng insights. Give us wisdom to apply to daily life these lofty, these noble, and beautiful ideas. Lead us, teach us. In the name of Jesus, our teacher and healer, we pray. Amen. Enjoy what you have. Ecclesiastes 6, verses 1 to 6. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing his heart desires, but God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. It comes without meaning, it departs in darkness, and in darkness its name is shrouded. Though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does that man, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity. That's a problem with men, as Solomon has observed it. And he asks, do not all go to the same place? Maraming mga pag-aaral na ginawa itong si Solomon sa buhay. Nire-review niya, at nung sinulat niya itong ating binabasang aklat, siya ay nasa advanced years na ng kanyang buhay. Kaya finilter na niya ng mga maaalala niya ang lahat ng mga naganap. Natutunan na niyang kuhanan ng moral lesson, ng mga causes and effects ng kanyang buhay, at ito ang idinadagdag niya na kaalaman tungkol sa buhay. It's not the having, but the enjoyment of what one has that counts. Sinya, baliwala naman kung napakarami mong mga ari-arian, hindi mo naman na-enjoy. Baliwala kung ang dami mong naipundar, ang dami mong naipon, pagkatapos hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon na lasapin ang saya, ang sarap, ang kasiyahan na ibinibigay ng mga bagay na yan. So it is not, so not all who possess enjoy the possession. And it is one irony of life. So many people work so hard to put up many houses that they never get to live in. Many people work so hard to have many vehicles that they never get to ride and use because of many reasons. One of them, the law of physics, that a man could be only one place at one time. So, hindi mo naman na-enjoy ang marami. Marami kang binibili mga damit, pero gaano karaming porsyento sa binibili mong damit ang talagang naiisipan mong gamitin at gusto mong isuot. Kumisan, pag naisuot mo minsan ng isa, hindi ka nasarapan, nakatihan ka o nahirapan, hindi mo na halos gamitin uli. Pero ayaw mo namang ipamigay, ayaw mo namang alisin sa cabinet mo, pampasikip sa iyong buhay. How much percent of the pairs of shoes people have, especially to those who have many pairs of shoes, do they really get to use often? So sabi, ang dami-dami ng taong pinagsisikapan, pinupundar, pero hindi naman niya ito na-enjoy. And what is the lesson that Solomon is trying to teach us? Enjoy what you have.
So you must survey your surroundings, inventory your possessions, and enjoy them all. Isang mahalaga na apat-apat lang yung nakikita na bubuklat. Subukan nyo magbuklat kayo ng mga cabinet, marirealize, ay, may ang ganda pala akong panyo dito. Ay, may maganda pala akong pamaypay. May maganda pala akong ganun, pero hindi ginagamit. Kasi baka maluma, baka masira, kasi maganda. Pero naluma na ng naluma, at kung hindi man yun ang naluma, kayo ang naluma. No? Kaya mamaya, hindi nyo na rin yan nagamit. Kung minsan, magbubukas ka ng mga cabinet ng mga pagkain, ang daming magagandang mga canned goods, masasarap. Nag-expire na. Sa katagalan ay pinag-iintay ng special visitor para buksan at naluma na at nakuba na yung lata na baliwala. Solomon is saying, baliwala ang lahat ng iyong tinamasa, pagkatapos inipon yung pala hindi mo naman magagamit. So every so often as possible, you must take a look and take an inventory of what you have and decide to enjoy what you have. And if you think that you cannot enjoy it in the next 3 or 6 months, give it away. No? Pati po mga damit natin, pagka hindi niya nagamit ng 6 months yan, in the last 6 months, ibig sabihin hindi niya magagamit yan, ipamigay niyo na para magamit na yan ng iba. Kasi laging hiniwalay mo na, gusto mo na ipamigay, pero nung tingnan mo ulit, teka, maganda pa to, balik na naman sa cabinet. No? Pero ang nangyayari lang, nagiging liability. Do not be obsessed with conservation. Do not be obsessed with preservation. Na baka pag ginamit natin ang sofa, masira. Baka pag ginamit natin yung magandang t-set, mabasag. Baka pag ginamit natin yung magagandang baso, mabasag yung isa, hindi na sila pares-pares. Kasi kung nabasag, kung nasira, naluma, sa paggamit, sulit yon. Pero kahit bagong-bagot ang ganda-ganda, naghihingalo ka na, namatay ka na, hindi mo nagamit, yun ang baliwala. Yun ang sayang. And many people don't want to use precious and beautiful things for fear of losing them. Alam niyo yung kasabihan, something's lost and something's gained in living every day. So kung meron kayo isang magandang bagay at ginamit nyo at saka gagamit nyo, nawala tuloy, ganun talaga buhay. Talagang may nawawala, may dumadating, may umaalis. Pero hindi nga nawawala dahil naka-estante, naka-cabinet, naka-lock. It's as good as wala. Kasi hindi natin nagamit. Ang dami mga tao, ang dami nilang Bibles. Pagkaroon naming Bible, pero isa lang naman ang ginagamit nila, you give it away so that people will have good use for your Bibles. Except if you're a scholar and you're always wanting to refer to different versions, but give them away. Ang dami nating gamit, kahit tayo tinatawag na mahirap o hindi tayo mayaman, ang dami pa rin nakatago. Mga ang gagandang mga panyo, mga bordado, hindi na nagagamit kahit kailan. Yung pala hahawakan niya pagka siya'y nakaburol, ay ang ganda ng panyo ng patay. So, gamitin. Do not be obsessed with fear of breaking things. Ganun talaga, things get broken. Parang natatakot ka palang mabalian, so hindi ka na nag-sports. Natatakot ka palang malunod, so hindi ka na lumangoy o nag-swimming. Natatakot ka bumangga yung sasakyan, so hindi ka na umaalis ng bahay. Dapat ang tao na bubuhay siya ng buong-buong buhay, ginagawa niya lahat ang pwede niyang gawin para makaiwas siya sa mga sakuna at ipinapas sa Diyos na niya yung resulta nun. But go on living. Because life is short. As a we have been told that life is 70 years. And if one was very healthy, probably 80. Pero hanggang doon pa rin yun, maiksi yun, kahit hindi dapat sinasayang ang mga sandali. Karamihan, itinuturo sa mga pulpit na tulad nito, sa mga religious gathering, na lagi nalang magtiis ka, magtipid ka, pero hindi yon ang nakikita natin talaga itinuturo sa Biblia. Lalo ni Solomon. Because God likes us to have a full life. Life is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. And a very high level of spirituality is to find the maximum enjoyment in life that God has pre-designed and God has pre-ordained for His people to enjoy. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para parusahan o torturen. Nilikha niya tayo para lasapin natin ang kanyang kabutihan at ang lahat ng kagandahan ng kanyang loob. Of course, things will wear out, things will depreciate, things will fade and tarnish, even disintegrate. But if that happens, well, you are deriving enjoyment and satisfaction from those things, then they would have served their purpose. Basta gamit ang gamit, sulit. Pero kung hindi nagagamit, baliwala. Bibili ng pagkaganda-gandang sofa, tatakpan ng plastic, at nakaupo sila lahat sa mga bangko, nakaupo sa tabo, sa lata, sa lalagyan ng floor wax, no? Dahil ayaw gamitin ang sofa. Meron ang ganda-gandang kusina, tapos nandun sa dirty kitchen gumagawa.
Ano sa sasambahin mo? Good morning, kusina. Ayaw kitang galawin. No? Gagawa ng mga magagandang mga ilaw, tapos ayaw pasindihan. Bakit pa? No? So, kailangan ang tao nagpapasalamat sa Diyos. At isang paraan ng pagpapasalamat is to enjoy what God gives us. Parang kayo, pag nagregalo kayo sa isang tao, ang gusto niyong makita, ginagamit niya yun. Hindi itinatago lang niya sa estante. Ako, mayroong isang tao na tuwing Pasko, nireregalohan ko noon, ngayon tinigilan ko na kasi hindi ko nakikita ang ginagamit. Nakalak lahat sa cabinet. Sayang lang. Baliwala. Sumusulit lang yan pag ginagamit. At kung nasira, nawala, habang iniingatan mo naman lang nangyari yun, hindi, get on with life. But ang mahalaga na enjoy mo yan. Ecclesiastes 6:7-9. All man's efforts are for his mouth, yet his appetite is never satisfied. What advantage has a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? Better what the eye sees than the roving of the appetite. This too is meaningless, a chasing after the wind. Pag atin pong inanalyze ang philosophy ni Solomon, masyadong deconstructive kung minsan dun sa nakasanayan ng marami na dapat gawin. Kasi sabi niya, ano bang napapala nung mahirap na sobrang magpagod para mag-aral ng mga bagay na ikasisiya ng mga mayayaman? No? Ay, wala naman. Mamatay ka rin. Mamatay siya. Mamatay ka rin. Sabi, ano ba ang mapapala nung marunong kesa dun sa mangmang? Pareho rin niyang mamamatay at pareho rin maaagnasyan. Now, let us not take these things very, very literally. Hindi niya sinasabing baliwala na mag-aral ka ng manners o i-refine mo yung mga paraan ng pamumuhay. Hindi niya sinasabing baliwala yung matuto ka kasi siya nga nag-aral din ang nag-aral. Ang ibig lang niyang sabihin, don't be too serious about these things. Natuto ka, hindi gamitin mo. Hindi ka natututo, don't despair. May buhay ka pa rin at tuloy pa rin ang iyong buhay at kapareho ka lang ng mga marurunong, pareho lang kayong buhay at pareho rin kayong mamamatay. It is very liberating to learn from Solomon, not to take ourselves too seriously, not to take every detail of life too seriously, and then to make the most out of every event in life. So anong itinuturo dito ni Solomon sa verses 7 to 9? Enjoy only what you have and do not covet what you do not have. Sabi niya, better what the eye sees than the roving of the appetite. Mabuti yung hawak mo na kesa sa yung inaasam mo na malayo. So sabi niya, kung anong meron ka, yun ang iyong enjoyin. Marami pong tao miserable, hindi masaya, hindi kontento, kasi kung ano yung meron sila, hindi yun ang kanilang ina-enjoy, at kung ano yung wala, yun ang inaasam. Hindi na magtutugma kahit kailan yung supply at demand, at lagi na lang siyang laging parang kulang. Parang sabi ni Percy Bysshe Shelley, isang Ingles na makata, we look before and after. We don't look at the now. We look before and after and pine for what is not. Ang hinahanap ay yung wala. Ang gusto ay yung hindi pwedeng mangyari. Kaya lagi na lang kulang at kulang. Mga kapatid, anong ibig sabihin? To enjoy what you have and not to covet what you do not have. It can mean misery. It can mean happiness kung naintindihan natin ang ibig sabihin nun. Lahat ng tao, meron po tayong pag-aari. Meron tayong atin. Meron tayong sariling bahay. Kung hindi man, nire-rent mong bahay. O kaya nakikitira ka, di-arkinin mo sa iyong puso na ito yung bahay ko. Pero kung ang laging isipin mo yung bahay ng iba, hindi ka nasasaya. Ang bawat tao may trabaho, may profesyon, may ginagawa. Kung ang lagi mong kinakaingitan yung ginagawa ng iba, ano lang mangyayari sa buhay mo? Lahat tayo may kakayahan, may talento. Lahat naman tayo may ilong. May tao ba namang walang ilong? Pero laging ilong ng may ilong ang kinakaingitan mo at gusto mo maging korte ng ilong mo ang ilong niya, hindi ka talaga sasaya. Ang sinasabi ni Solomon, ayan ka, maraming binigay sa iyo ang Diyos. May mata ka, may ilong ka, may kamay ka, may kulay ka, ayan ang kutis mo. Ba't laging gusto mong maiba yan? Kaya lagi ka nalang laging kulang, kaya lagi ka nalang hindi masaya. Desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Sabi naman ni Shakespeare, lagi nalang ang gusto ko yung kaya niya, yung ginagawa niya, yung talento niya. Kaya tuloy nagsisikap ang tao at sabi ni Solomon, napakaraming pagsisikap ng tao eh, dahil lang sa inggit sa kapwa. Kaya lang naman aral lang aral, hindi naman dahil gustong matuto, dahil gusto niya, mas mataas yung grade niya kesa sa kanyang classmate.
Kaya naman palaki ng bahay, hindi naman dahil kailangan kasi nakikipag-compete pala siya sa laki ng bahay sa barangay nila o kaya sa mga kapatid niya o sa mga pinsan niya. Sabi niya, so much of what man does is born out of envy. Kaya nakikipag-compete, no? Tama na sana yung kanyang waist na yun, pinapaliit pa kasi nakikipag-contest pala siya sa isang mas maliit naman yung baywang. Hindi ka natitigil dahil sabi nga sa Desiderata, there will always be the greater and the lesser person than yourself. So what is important is for you to be at peace with yourself. Ito yung height ko, edi ito. Ito yung weight ko. What I'll do is I'll do my best so that I'll be healthy, pero kung talagang doon na lang, di ito ako. Ito yung kulay ko, ito yung buhok ko. Kaya napakaraming tao nakakalbo sa dami na nang inilagay ng mga asupre sa ulo para mag-straight ang hair. No? Eh kung kulot ka ba, di kulot. Marami ka pang mahuhuling insekto. Bakit lagi kailangan iba ka, iba, iba, iba? No? And because of the evils of advertising that forever makes you unhappy with yourself, forever making you covet what other people are and what they have, then people end up being unhappy. So do not covet what you do not have. Ecclesiastes 6:10-11. What exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with the one who is stronger than he. At sino yung nire-refer dyan na stronger? Ang Diyos. The more the words, the less the meaning. And how does that profit anyone? So what is Solomon trying to say? That life has been predesigned. Huwag ka na makipagtalo na may gravity. Meron talaga. No? Eh di ba ang laging ginagawa ng mga beauty products? Defy gravity. No? Paano ka magwawagi na talaga namang may gravity? No? Lagi na lamang na yung araw ginagawa mong gabi, yung gabi ginagawa mong araw, wala nang tugma. Laging lihis. Sabi, huwag ka na lang makipag-contest dun sa nakatakda na. Mag-adjust ka na lang, sasaya ka pa. It is pointless to argue with God. Meron pang, bakit ba ako naging Pilipino? Sana dapat ako Eskimo. Eh, Pilipino ka nga, kahit mag-isay ka dyan, mapapalitan mo ba yung katotohanan na yun? So, magpakabuting Pilipino ka na. Maraming, bakit ba ako ipinanganak na mahirap? Mapapalitan mo pa ba yung araw ng iyong kapanganakan at ang iyong sitwasyon? So, gusto mo palang umasenso, paasensohin mo na lang sarili mo. Pero huwag mo nang sisihin ang iyong mga magulang, sisihin mong lumaki ka sa isang pulo, sa isang probinsya, kasi ganito, kasi ganyan. Sabi ni Solomon, walang mangyayari. Nakatakda na yan. Mag-adjust ka na lang, sasaya ka pa. So it is pointless to complain about life. Dahil sabi niya, how can you fight somebody who is strong? Meaning God. If God in His infinite wisdom has so ordained that this is going to be like this, then let it be. Samantalang hindi naman naniniwala ang inyong lingkod na bawat detalye ng buhay natin ay nakaguhit na, nakasulat na at nakatakda na para na lang isang script na babasahin, pero may general framework ang buhay na talagang nakatakda at hindi na yun naiba pa. Yung mga detalye na lang, how you deal with it. Halimbawa, talagang tao ay mamamatay. Kung nakatakda yun, may magagawa ka ba para ibahin yun? Pero siguro naman, kung nag-iingat ka sa buhay at kinakasihan ka ng magandang panahon, mapapahaba-haba mo ang iyong buhay kaysa sa iba na hindi maingat. Pero kahit mapahaba mo pa ng plus 20 years yan, mamamatay ka pa rin. Na kahit anong gawin mo, ang tao talaga ay nakakasakit. So kung lagi ka nalang takot-takot magkasakit, hindi ka na nagkaroon ng life because you're always afraid that you might get infected, then you will be miserable. May general rules. Those are unchangeable. But the details you may influence with your character, with your prayer, and with the way you live your life. But there are unchangeable realities that we simply have to accept. At mas tahimik ang buhay kung hindi tayo makikipagtalo at makikipagtuos sa bawat ganon. Merong mga ganyan mga tao eh, pagka gusto ninyo magpahinga, gusto niya maging active. Pag gusto niya maging active, siya pahinga. In one family, it is horrible to have a member like this. Lahat kayo gusto niyo mag-outing, biglang gusto niyo mag-stay home. Yung kung kayo north, say south, kung kayo east, say west, laging kalaban ng kalaban ng kalaban. There's always contention, there's always stress, and there's very little relaxation and happiness. So sabi nga, umayon. No? Umayon. Umayon sa panahon, may tag-init, may tag-lamig. Mga Pilipino lang eh,
ang init. Para naman bago ng bago, dito ka na nga lumaki, dito ka na tumanda, nalinibago ka ba na mainit pag tagaraw? Ang init, ang init. Eh, talaga ganun, mainit nga dito eh. Mabuti ka, mainit dito sa atin, yung ibang tao namamatay naman sa lamig sa ibang lugar, no? So, laging baligtad. Alam niyo ba na isa sa mga pinakamabiling tsokolate sa Amerika na tinatangkilik ng mga Pilipino? Choknat. Nung nandito sa Pilipinas, walang inasama kundi kumain, no, ng mga Western products sa tsokolate. Mga nasa Amerika na choknat ang pinagkakaguluhan. Sky Flakes. Pinagkakaguluhan yan, no, sa mga tindahan ng mga Philippine food sa Amerika. Kung ba't nung nandun, ang inaasama yung pagkain dito. Nung nandito, ang inaasama yung pagkain doon, kaya hindi na kahit kailan mag-swap. Pagka nandito at nagbabakasyon, ay, sa Amerika, ganito, mabuti pa sa Amerika, mabuti pa sa Amerika. Pero pag nandito pa sa Amerika, ay, alam mo sa Pilipinas, ganito, ganon, ganon. Kahit saan na lang siya lumagay, hindi siya masaya. Dapat pag binuksan mo ang iyong maleta, isang araw ka nang nandun, treat it as your home and make it your home. Adjust. People who adjust become happier. And Solomon says that the more argumentation, the more philosophizing, the less sense. So the silence of the wise is more enriching than the speech of fools. Binanggit niya yan. It's, the foolish are always talking. They're always complaining. Silence is a speech. Okay, even the silence of God can be the answer to our prayers. It's already the answer. Silence. Pagka tayo may mga tinatanong, hindi sumasagot. Huy, sumagot ka, sumagot ka. Silence is the answer. No? Nagte-text ka sa tao, hindi ka sinasagot. Ba't hindi ka sumasagot? Ba't hindi ka sumasagot? Gusto mo sabihin, yung hindi ko pag-text sa'yo, yun ang sagot ko, ayoko makipag-text sa'yo. Yun ang sagot. Hindi mo ba kayang maintindihan yung silence? When yet Solomon is saying, people are always talking and fools are always displaying their ignorance by talking a lot. And especially when you talk against life. When you talk against who you are, tayo mga Pilipino, mahilig pababain ang sarili natin. Laging talking against Filipinoness, against our culture, against our country. So anong nangyayari? May nasosolve ba tayo? Wala din. Dahil may kapangyarihan po yung spoken word. It is very mysterious, but usually what you always say, begin to happen. Kaya kung ano yung gusto natin mangyari, yun ang sabihin mo. Kung gusto mong yung anak mo ay sumipag laging, ang sipag ng batang ito. Masipag yan. Ang sipag yan. Hindi lang sabihin, batang yan tamad. Batang yan tamad. Lalo nagkakanatamad-tamad. No? Pagka sinabi mo, mahirap na sundo yung biyanan ko, ang hirap talaga. Ako, mahirap maugalin yan. Lalong lumalala. Isang hiwaga yan na dapat natin sigurong arukin at pag-aralan. The power of the spoken word. Sa bagay, hindi naman kataka-taka. Kasi ang Diyos nga, sinabi niya, let there be light. Nagkakalight. No? Let this happen, and nangyayari. Eh, we were created in God's image. So, mahirap bang ma-connect na may kapangyarihan ng ating salita. So, talk positive. No? Instead, negative. Because what we say have a mysterious way of becoming real in our lives. Then, verse 12 of Ecclesiastes 6. For who knows what is good for a man in life? During the few and meaningless days he passes through life, through like a shadow, who can tell him what will happen under the sun after he is gone? Itinatanong ni Solomon, sino nga bang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa tao? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mabuti para sa kanyang kapwa dito sa maiksing buhay na ito na napakarami namang walang kahulugan? Meron bang makapagsasabi kung ano ang naghihintay na bukas sa atin? Kung ano ang mangyayari sa hinaharap. So what is Solomon trying to say here? That no one really knows the mystery of life. No one. No one really knows the dynamics of man, how to live, and what is good for others and for himself. So anong i-apply natin dyan? Talagang kani-kanyang aral, kani-kanyang trial and error ang buhay. Pati pagpapalaki ng mga anak, wala yang formula. Alam nyo yan, kayong mga nakapagpalaki na. May pinalaki kayong anak sa higpit. Hindi nag-work. Meron naman kayong pinalaki sa luwag. Hindi rin nag-work. May pinalaki ka sa layaw. May pinalaki ka sa tipid. Wala kang makitang rule how to raise children. Why? Kasi kahit pare-pareho ang policy mo sa iba't iba mong anak, iba-iba ugali niyan. O kaya iba-ibahin mo naman yung policy mo, iba-iba pa rin yung ugali nila. Hindi mo na mahanap.
Kaya meron, huy, bakit ang luwag-luwag mo? Nasubukan ko na yung mga panganay ko, ang higpit ko, ayan ang mga nangyari. Hindi rin nag-click. Sinasabi ni Solomon, walang nakakaalam niyan. At ano ang application sa ating buhay, mga kapatid? Huwag kayong masyadong umasa sa mga expert na akala mo alam nila ang gagawin nila sa buhay. At huwag din tayong laging tinuturuan natin ng kapwa kung anong gagawin. Malay mo talaga kung anong dapat gawin. Alam mo ba talaga? So binibigyan natin ang sarili natin at ang ating kapwa ng kalayaan na pag-aralan ng buhay at gumawa ng mga experiment din sa buhay. Don't play it too safe. Because to play it too safe, when nothing happens in your life, that's when you don't have a life. And what does it mean? That we must allow ourselves to commit mistakes. And that we must allow people around us to commit mistakes. Because nobody really knows what to do. Hindi talaga natin alam ang buhay. Kaya sinasabi ni Solomon, just relax and enjoy life. Don't be too serious. Gusto mo lagi kang maging top, maging honor, hindi ka na lagi mag-enjoy niyan. O may mga upgrading period, may mga time na hindi ka honor, diwag. Ngayon, kung kaya mong lagi maging honor without stealing happiness from your own self and without making other people miserable, then it's all right. You don't always have to be number one. And brothers and sisters, if you can, whenever you can, be wise. Don't be number one. Yan ang isa sa mga pinakamahihirap na mga pasanin sa buhay, that you are number one. Una, mahirap maging number one. Pangalawa, ang hirap i-maintain ang pagiging number one. Wala ka nang gagawin kundi i-maintain ang i-maintain ang i-maintain yan. Look at many students, na mga honor students, they are robbed of their childhood. Lagi na lang isinusubsub ng nanay sa pag-aaral, mag-aaral, mag-aaral, mag-aaral. Hindi na naging bata kahit kailan. Hindi na nakapag-enjoy na maging bata. Kasi may obsession. Kung ang obsession ng magulang, yung anak niya laging malinis, hindi na nag-enjoy ang bata. Parang manika na nasa eskaparate. You know, a child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. No? Parang bahay din. A house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Kasi kung isang parang ospital na yung bahay mo, ang higpit pala nung misis na nakatira doon, no? Pati yung asawa, pagka humiga sa kama, nalukot. Tumayo ka, nalukot, nalukot. Ayusin muna natin. You know, nilalayasan ng asawa yung mga ganon. There must be a little carelessness, a little, relaxation for life to be nice. Merong mga tao, nakahiga na lang at lahat, may makikita pang kaprasong palito sa sahig, babangon pa para linisin. Sobrang obsessed. Pero, you know, you don't only make yourself a slave, but you make everybody else around you miserable, especially when they do not share your enthusiasm and they are compelled to dance to your music. Kaya dapat din natin ginagawang goal, yung madali tayong makasama, yung masarap tayong kasama. No? Hindi yung napakahirap kang kasama, lahat para nakatungtong sa dulo ng sibat, kailangan mag-balance ka, lahat ng gagawin mo, then numero. So, hirap na hirap ang iyong kasama. Let others enjoy their lives. Why? Because Solomon said, nobody knows how to live life. So don't pretend that you know, and don't pretend that you can impose on others how to live. Hindi ko mo ikaw ang kumikita, hindi ko mo ikaw nagpapakain sa yung mga tinatangkilik, eh yung style mo na lagi ang masusunod, yung haba ng patilya, gusto mo ang patilya ng lahat ng pagkain mo sa buhay, yung paraan mo ng pagkain, yung timpla ng iyong suka, ang gusto mong masunod ng lahat, dahil ikaw yung may pera. Giving people around us the freedom that God has really intended for every human being is one of the greatest gifts that we can give to people. Napakarami pong buhay, mga kapatid, hindi talaga naipamuhay ng may-ari kasi nakasunod lang sa anino ng iba. Lalong-lalo kung meron tayong tatay o nanay o lolo o tita na very domineering, and they also happen to be economically powerful, many lives are never lived. They just become footnotes of the life of the people who control them. Ang Diyos ay hindi niya ginagawa yan. Binigyan niya tayo ng freedom. To the point kasi Adam and Eve, sumuway na. Hindi naman niya hinawakan yung kamay para huwag sumuway kasi binigyan niya ng freedom. And because we really don't know, nobody's really sure what works and what doesn't, we must permit the other person, those who are near us, to live life in the way they think they should live it.
We should not even impose our morality, even our religious beliefs on others, because even a religious belief is very personal. Ayaw mong kumain ng ganito, huwag mong ipilit sa iba. Ayaw mo ng ganitong gawin dahil sa iyong morality, huwag mong ipilit yan sa iba. Kasi tayo, isa-isa, kanya-kanyang haharap sa Diyos. Kanya-kanya tayong mananagot. Ecclesiastes 6:12, "For who knows what is good for a man in life?" Talagang napakaraming susubukan mo para mo malaman. No one really knows what is good for a man in life. Tanong, lahat ba ng mga financial advisor mayaman? Diba ang daming yan, may bagong profession ngayon sa bangko, yung wealth manager. Ang itatanong muna, teka muna iha, wealthy ka ba? Hindi po, empleyado po ako dito. Anong malay mo na mag-manage ng wealth ko? Wala ka naman palang wealth, no? At hindi mo naman pala nagawang wealthy ang iyong sarili. Mga counselor, no, kung counselor, itong tama. Teka, tahimik ba ang buhay mo? Payapa ba kayong mag-asawa? No, tahimik ba ang iyong pamilya? Tapos counsel ka ng counsel dyan. So, do all counselors enjoy a peaceful life? Are all doctors healthy? Are all caregivers strong? Are all preachers godly? Can fortune tellers tell their own fortunes? Bakit marami manghuhula na mamatay, hindi nila nahulaan na mamamatay sila? No? Can all fortune tellers foretell their own future? Are parents and elders always right? You know that the answer to all this is no. So who are we to impose on others? Ang Diyos ang lumikha sa bawat isa sa atin. Meron tayong mga hiram na mga roles. May authority ka over your children, over, you know, or your students, kung teacher ka. Pero hiram na role lang yon, kasi ang tunay lang na authority, Diyos. At ang Diyos, God sets people free. God allows people to know even through elimination and through committing an error. So they say, it was wrong, then I know I'm better now. We must never live the lives of others for them. At yan ang problema ng mga taong sobrang dominante. Control natin ang lahat. Let go. Because they don't enjoy and neither do you. Since no one really knows and understands life, we should be cautious in giving advice, in imposing our beliefs on others. Ecclesiastes 6:8, "What advantage has a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others?" The obvious answer is, wala. Wala naman. So kaya, ang tanong, ano ngayon ang mahalaga sa buhay? No? No matter what their situation in life, all people die. So the business of living is just live to the max. Live life to the fullest within what your today allows you. As we have always said, today is cold cash. Tomorrow is only a promissory note. You don't know kung funded yan. You don't know if it will be good. So don't fail to enjoy today. Live your life and let others live theirs. Die when you have to die, but live while you're alive. Habang kaya nyo maglakad, maglakad-lakad na kayo kasi hindi naman laging kaya nyo yan eh. No? Ang dami ko nang nakita mga turista sa iba't ibang panig ng mundo, pagkatatanda na talagang halos gumapang na lang sa tatlong hakbang, halos hindi na maka-enjoy, noon pa nila naisipang mag-tour. Because one of the ironies of life is, retirement money nila yon, hindi naman ibibigay sa kanila habang malakas pa sila. So you see, yung mga biro ng buhay, kung kailan ka nabigyan ng pera, yung hindi ka nakamakakagalaw. So, dapat minamaximize natin habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may kabataan na lalalabi sa ating katawan, i-maximize nyo na yung pwedeng gawin. Because you are not sure if your strength will stretch together with your years. Kaya sayang yung hindi ko pa ito nagawa noon, hindi ko pa nagawa. That's why we counsel young people not to marry very early. Kasi pag nag-asawa ka, lalo nagkaanak ka na, ang dami mo nang hindi magawa eh. No? Na dapat sana do sa edad mo na yon nagagawa mo pa. Kaya nasisira ako, napakaaga ko minsan ang nagiging mga pag-aasawa, lalo't wala namang maraming pera.
live while you are alive. Kung atin pong kukuhanin yung central teaching ng Ecclesiastes, yun eh. God gave you life, live it to the fullest. Don't let others live it for you, and don't live their lives for them. So what do you have that you do not enjoy? Dapat siguro balikan natin yun. Ecclesiastes 6:9, better what the eye sees than the roving of the appetite. Mas mabuti pa yung nasa sayo kahit konti kesa yung malaki pero hindi naman sayo at inaasam mo lang. Ang ibig sabihin nitong si Solomon. Mag-review tayo mga kapatid. Anong meron kayo na hindi nyo na-enjoy? Maaring mga material possessions, maaring talent or skill, maaring friends, friendship, and social skill, kasi hindi pwedeng walang-wala ka. Laging meron ka. May kaibigan ka, may kakilala ka, may kakayahan ka, may talent, meron kang damit, meron ka sigurong bahay, kung ano man yun. Pero isang pagtataksil sa kabutihan ng Diyos na yung meron tayo, hindi natin ma-enjoy. Pagkatapos, aasam-asam ka doon sa nasa iba at wala ka. Baligtad. At ito pong Ecclesiastes 6:9 na ito, napakalinaw sa contemporary English version. Sabi, it is better to enjoy what we have than to always want something else because that makes no sense. It makes no more sense than chasing the wind. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil marami kayong binibigay sa amin. Kung kami binigyan mo ng anak, salamat. Kung kami binibigyan mo ng asawa, salamat. Kung kami binibigyan mo ng magulang, kapatid, salamat. Kung binibigyan mo po kami ng bahay o sasakyan o natitirhan, salamat. Kung binibigyan mo kami ng lakas ng katawan, kapangyarihan, talent, salamat. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat, maging appreciative sa mga bagay na ito. At huwag kaming umasam ng umasam doon sa bagay na wala sa amin ngayon, bagamat di naman masamang pagsikapang magkaroon, but teach us to enjoy what is here, what is now. So that we may never waste today, and we may never be possessed by regrets in the future. Kung may mga sinasayang kami, Panginoon, na oras sa dapat sana ay nagagamit namin sa pinakatamang activity na bagay sa oras na yon, gisingin niyo po kami at ipakita yon. Sa bawat edad ng buhay, below 10, below 20, below 30, below 40, 50, 60, 70, lahat ng ito, Panginoon, ay may kakambal na mga dapat gawin. Ituro mo sa amin na lumagay sa lugar at gawin namin yung kakambal ng aming edad, kakambal ng aming lakas, kakambal ng aming mga kakayahan. Yun ang magawa namin. Not to be doing the wrong thing at the wrong times, but to always be attuned to the seasons. Solomon said that for everything there is season and a matter and time for every matter under heaven. So teach us, Lord, to time our activities, to have the wisdom to know what is good to do at this and that time so that we may benefit. Ipakita mo sa amin ngayon, Panginoon, kung may mga opportunities kaming pinapalampas na hindi dapat palampasin. Kung may mga lakas kami mga sinasayang, magbulay-bulay tayo mga kapatid, hingin natin sa Diyos yung personal application ng chapter na ito. Surely it was recorded in the Bible for our benefit. Walang salita na nasa Biblia na hindi makahulugan. Kailangan lang hanapan natin ang kahulugan at hanapan natin kung ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Let's spend some moment in silence and ask God to give us wisdom in applying these truths in our lives. Surely Ecclesiastes is a very useful book. Ask God to teach you why and how.